dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ng Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin kami mga pinagtibay ng Espiritu ring ito, ay huwag nawang mag-atubiling mag-aalay ng buhay para sa kapwa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, ang ituro mo iyong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matiyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos. Huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili at lahat ng paraan magpakita ka ng magandang halimbawa, maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang may paparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't
makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos iyong masunurin. Ang lupang minanay di nababawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas sa gawain niya ang Diyos na gagalap. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay takwil, at mananahang kang ligtas sa lupain. Ang mga matuwid, ligtas na titira at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sakin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay natin kayo yung mga aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ng alipin dahil sa ginawa niya ang inutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo
sa ating patuloy na paglago sa pananampalataya na ang daan ng paglago natin sa pananampalataya ay pagpapakumbaba. At ang tao marunong magpakumbaba ay hindi humahangad ng makilala, hindi humahangad na papurihan siya. Kundi ang taong lumalago sa pagpapakumbaba ay tahimik na naglilingkod kahit hindi mapansin ng lahat. Lalo na ho sa panahon ngayon, andyan ho ang social media, madaling magpakilala. Aminin din natin, madali ring magpapansin. Pero sa isang tao naglilingkod, hindi niya kailangan ipalandakan sa lahat ng ginagawa niya. Hindi niya kailangan ipalandakan at ipakilala sa lahat ng nagawa niya. Kundi sinasabi lang namang niya sa sarili niya, ginagawa ko lamang ang dapat kong gawin dahil isa lamang akong lingkod. At magandang paalala sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon na ang paglago natin sa pananampalataya ay kasama din doon ang paglago sa pagpapakumbaba. At ang tao nagpapakumbaba, hindi na hinahangad na makilala, mapansin o mapasalamatan. Sa tahimik na naglilingkod, hindi kailangan ng like ng ibang tao. Dahil para sa kanya, ang Diyos na tumitingin sa kanyang puso na dalisay, puso na nagpapakumbaba, yun na yung pinakamahalaga sa kanya. Kaya magandang ano rin ito sa atin, no? Minsan magandang paalala ng ating ebanghelyo na tayo mga Kristiyano sa ating pagsunod kay Jesus, huwag hangarin ng makilala. Huwag hangarin na mapansin ng iba. Kundi tahimik na naglilingkod, buong pusong naglilingkod. Hindi umahanap ng pansin, kundi ginagawa ng tapat ang bawat gawain sa simple at tahimik na pamamaraan. Kung ganun ang gagawin natin, lalago tayo ng may pananampalataya, lalago tayo ng pagiging katulad ni Jesus, ang mabuting lingkod, ang kordero ng Diyos sa nag-alay ng sariling buhay. At tayo rin sana sa paglilingkod natin, pag-aalay ng sarili ang isipin, hindi makilala ng iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang matularan natin si Kristo na kanyang anak sa diwa ng paglilingkod ng may pagmamahal. Ang ating itugon, Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang Papa, mga obispo at mga pari, naway maging tapat sa paglilingkod ng may kasipagan at dedikasyon sa kalipunan ng mga sumasampalataya, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinuno ng ating lipunan, naway maging tunay na lingkod na may kasipagan sa pagsasakatuparan ng kabutihang pangkalahatan kaysa unahin ang kanilang sariling pakinabang. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Tayo naway lumago sa ating pagsusulong ng katarungan at pag-ibig sa pamamagitan ng ating lubos na paglilingkod sa kapwa sa bawat araw ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang mga nagbibigay ng paglilingkod sa mga may sakit, naway sumaksi kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Ang ating mga tapat na yumao,
naway biyayaan ng ating banal na guro ng makalangit na gantimpala para sa kanilang mapagmahal na paglilingkod sa lupa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming maging lingkod sa bawat isa kasama si Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanin niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalataya na di nagigitla na pinaninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo,
ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Saka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak at nagtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghalin tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay announcement, available pa rin po ang mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guide. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po'y ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ang espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Joseph at kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at pag-ipagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ama naming Panginoong Diyos, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan
upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiin niyong Panginoon at sumaiin rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.